Hi to everyone. Have a good day. Ang aking i-share ngayon na tutorial ay about naman sa manggas kasi nakalimutan ko itong i-ano dun sa manggas na una kong mga ginawa. So, ito ay about sa manggas. Ang manggas na ating gagawin ngayon ay ang pop sleeve. So, start na tayo. Gagawa muna tayo ng basic niya. So, ang sukat ng ating, ang length ng ating gagawin ay 8 ng sleeve. Ang kanyang bicep ay 11 and a half plus 2 is 13. So, start na tayo. So, ayan. Ang maganda yan, hatiin natin yan ganyan, no? Katapos, kuhitan natin. Ayan. Ang pinaka-head ng ating gagawing pattern ngayon ay 5. 5 mula sa bicep. So, start na tayong pagguhit. Ayan. 13 yung ating bicep kasi 11 and a half plus 13 plus 2 is 13 and half. So, 6 and 3 fourth ang kalahati noon. Ayan. 6 and 3 fourth. Kapag ka narilito kayo sa mga 6 and 3 fourth, ihatiin nyo na lang yung ito. Hatiin nyo ang medida. Tip measure. Para, ano, mas madali at mas mabilis. So, ayan. So, guhit natin uli. Doon sa iba kong binahagi na paggawa ng manggas, hindi ko sinama ang paggawa ng basic kasi mahaba na masyado, pero ito medyo maikli kaya i-ano ko dito. So ito, hatiin nyo uli. Guhit uli. Doon pa rin tayo sa basic kasi hindi man pwedeng. So, ito maganda ito kasi basic siya. Mula sa basic hanggang sa ano ay aking papakita sa inyo. Mali pala ako dito. Mali. So, ito yung tama. Hatiin natin. So, ang length ng ating manggas ay 8, 9, 10. Kung anong gusto nyo doon. Pero ang gagawin ko ngayon ay 8. So, ayan. Sukat tayo ng 8. Ito ay pang, ano, pwede sa pang matanda, pwede din sa pang, pag sa bata, i-adjust-adjust lang ninyo yun. Okay na yun. Kasi meron nag-request sa akin na wala daw akong pop sleeve. So, gagawa ako ng pop sleeve para dun sa nag-request. Ayan. Ngayon, dito tayo sa, dahil ito ay back. Back. So, magbababa tayo ng 2 inches. Ito naman ay front. So, magbababa tayo ng 2 in 1 fourth. So, 2 in 1 fourth. 2 in 1 fourth. Dito naman, baba tayo ng 2 inches. As usual, ayan. Ito ay front. So, hatin ulit natin yun.
Gaganyan natin. So, ayan ang kalahati niya. Ito, hatiin din natin ito. Ayun. Kasi ayoko naman mag-discuss ng from B to C, from C to E, mga ganun. Eh, malado kayong malilito. So, ganito na lang. Hati-hatiin na lang natin para hindi kayo malito. So, ayan. Pagdating doon, ibababa natin ng 3/8 or 1 cm. 3/8 or 1 cm. Ayun. Pagdating dito, 3/8 din. Pagdating dito, 1/2 inch. Pagdating dito, 3/4. So, ayan. Natin na ang lagyan ng marka. Para kung ano, hindi niyo buklatin yung aking basic pattern ng manggas. Diretso na kayo dito sa puff sleeve. So, ayan. Mas madali pagka meron kayong French carve para madaling korte, hindi yung magaganyan-ganyan pa kayo ng lapis, bura-bura pa kayo. Ito, ayan o, maganda na ang shape niya. So, ayan. Yari na. So, ayan, yari na yung kanyang basic pattern. Ang gagawin natin, gugupitin natin siya. Tandaan ninyo, gugupitin natin siya. So, ayan, nagupit na natin, ha? Ang gagawin natin ngayon ay ilalagay natin siya dito sa papel. Ayan. So, ayan. Hatiin natin dito. So, hatiin natin. Kailangan meron kayong marka na back and front para hindi magkapalitan. So, ayan o. Gagawin natin, igaganyan natin siya. Ipin natin siya doon. Kung may pandikit, idikit ninyo. At magdagdag tayo ng 4 inches. So, ayan, markahan natin. 4 inches. So, kailangan. Ito, napakadali ng aking explanation. Madali niyong makuha. Totoo lang. So, ayan. So, doon, atin na siyang medyo islant natin konti. Ayan. So, ang gagawin natin para makita nyo at 4 inches kasi 2 inches edge. Ayan o. Ito yung pinaka-center niya. 2 inches dito. 2 inches din dyan. So, yan. So, gugupitin na natin kasi meron pa tayong i-adjust dyan. Makikita niyo mamaya yung i-adjust natin. So, gupitin natin na siya. So, ayan. Ayan na yung magiging manggas. Ayan na. Ang puff sleeve.
Ayan. Ito ang front. Lumaki na siya, no? Lumaki na siya. So, mayroon pa tayong i-adjust dyan. Kapag puff sleeve, doon, 1 inch. So, yan, 1 inch doon. At, atin siyang igaganyan, no? Ayan. Ayan ang puff sleeve. So, ayan ang puff sleeve. 8 ang haba. Yan. Pagdating doon, 1 inch lang siya. So, igaganyan nyo lang. Kung gusto nyo naman, di siyempre, sisharing mo yan. Sisharing mo rin ito. May piping. Pwede mo rin mag-allowance ka ng 1 1/4 dito. Para dito ang daan ng garter mo. Para meron siyang dekorasyon na meron siyang nakasway doon na konti ng labis. So, ayan na. Ayan na yung puff sleeve. Plus 2 inches mula doon. So, hanggang dito na lang. At kung gusto nyo mapanood ang ano, ang paano pag gawa nito, gagawin ko ng video uli yung mga bawat manggas para makita ninyo kung paano paggawa. Pero kung may oras pa, gagawin ko siya para maitabas ko dito at gagawin ko siya sa makina para makita din ninyo. So, tignan natin kung ano ha. So, ayan, may tela. May oras pa. So, atin na siyang transfer sa tela para makita nyo ha. Ang gagawin ko dito, kailangan mag-a-allowance ako ng 1 1/2 dito, 1 1/4, 1 1/4 siya plus 1/4 na allowance sa fine fold, so magiging 1 1/2 ang ating ilalabis dyan. So yan, kunin na natin para mas maganda kung may tracing paper kaya tracing wheel. Kaya kapag natatapos kayo, kailangan meron kayong mga gamit na ganito para mas madali ang trabaho. Hindi yung mag-ano ka pa ng tawag niya ng ayan, lagyan natin ng tanda doon. Kasi kailangan niya may tanda dyan. Pag tinabas natin may pikete para alam natin yung kung saan tayo, saan ang pinakasentro niyan. Dahil isi-sharing natin yan. Kaya yan, so guputin na natin. So ayan, nagupit ko na. So ang gagawin natin, pipiketehan natin yung pinakasenter niya. Ngayon din dito yung pinakasentro niya. Ayan, kitihan din natin. So ayan, ayan na siya. So ako nag-allowance dito ng 1 1/2 para pag ginanyan mo siya, maganda puff sleeve. So atin ang tahiin. So ayan, tatahin na natin. Palitan muna natin itong pressure foot niya. Kung may ganito kayo, ayan, mas magandang pang dilyo sa lilayan. Ayan. Ipapalit natin dito. Gagawin natin, ididilyo natin ito.
So ang pagdidilyo ganito. Lagyan muna natin ng nulid. So start na natin na, ididilyo na natin. So ganito ang hawak ka. Hilain mo yan. Ayan. Gaganon mo lang siya. Ayan, dilyo na siya. So, mas maganda kung meron tayong pressure pot na ganito na pandilyo para mas madali ang trabaho. Hindi na tayo mag-ulit-ulit ng kakadilyo sa kanya. Fine fold na siya pag natapos. So, ayan. Dali lang. Basta control lang ng kamay, ito hila, ito naman pa ganyan. So, ayan. Susunod, igaganyan mo siya. Tapos, tutusok mo doon sa dulo. And then, igaganyan. So, ayan. So, marami itong mabibili sa Divisoria. Itong dilyo pot na ito para mas madali yung trabaho. So ayan, nakita ninyo ito ha. Ito ay garter thread. So ang gagawin natin, hindi natin siya kakamayin ko na lang. Ganyan. Ikit mo sa garter thread ang gagamitin natin para hindi siya mahigpit. So ayan. Atin na siyang ilagay dito sa ganyan o. And then atin na siyang itapahi. Sa pangtahi uli. Para hindi siya mahigpit. So ayan na siya. So, diba ayan? Yan yung kanyang, yan ang gusto ko sa nilayan. Kung gusto niyo rin ng ganyan, pwede. Pero kung gusto niyo naman ay, halimbawa ay piping, pwede rin siyang piping. Hindi na kayo mag-aalawas doon. Yan. Dumaan na yung aking carter thread, kaya medyo banat siya. Pero inaalam ko lang sa inyo kung paano ang paggawa. So, ayan. Tapos na siya. So, so dito naman sa paggawa ng pagsisharing mo dito sa taas, dinagdag natin ay 2 inches magkabila, di 4 inches. So mula dito yung 4 inches na yun, dito tayo magsusukat ng 8, kasi dadagdagan natin siya ng 4 inches uli, or 2 plus 2 4. Hanggang dito susukat tayo ng bawa 2, ito yung ating dagdag. Mag-ano tayo ng 4. Gawin ulit nating
dagdagan natin ng 2 para doon tayo mag-sharing. So, tatandaan natin yan na. So, pag-sharing, ayan, pasadaan mo mismo yung guhit. Ayan. Sadahan mo yung guhit at magpasada ka ulit sa pangalawa. Dito naman isang sudsod ng makina. So, tataas. Magpasada ka para maganda yung sharing. Hindi yung itutulak mo nang itutulak para pwede mo siyang pagparihuin. So, ihihilain mo lang siya yan, no? Ihihilain mo lang siya. Yan. Ganyan. Doon din dito. Para maganda yung ating sharing. Hindi na may nakabukol doon. Nakaano doon. Dahil nga hindi maganda yung pagka-sharing natin. Ito na ipapantay natin siyang nagagano natin siya, oh. So ayan. Ayan yung ating sharing. Ganyan ang pag-sharing. Pag nag-sharing kayo, halimbawa, ang ito, ang inyong armhole ay 17. So, ang kalahati nun, di 8 and a half. So, ang gagawin nyo, magsusukat kayo dito ng, mula dito sa sentro, pag ganyan, 8 and a half, dun kayo magsisimula lang sharing. So, ito na. Tapos na tayo. Ayan o, naiano ko lang sa inyo ang paano ang paggagawa. So, ito na. Yari na yung ating pop sleeve. Ayan o. So, ayan. Ang pop sleeve. Pwede mong yan iniwala. Ganyan lang siya. Pwede siyang ganyan o. Wala siya doong ng pupler. Ganyan siya. Piping siya. So, mas maganda ganito. Diba? So, pagkagagawa ng pambata, i-adjust nyo lang ang sukat. Basta susukatan nyo yung manggas ng bata, yung bicep ng bata, lahat, armhole, para maganda ang pag-adjust at paggawa ng pop sleeve. So, hanggang dito na lang. Hopefully, may natutunan kayo. Please like and share. Ring the bell. Para kung meron ulit akong bagong upload, ma-notify kayo. So, hanggang dito na lang. Bye for now. God bless us all. Bye-bye.